Hello mga ka-Dians! Again, this is me, Julia Nabi, at welcome back sa aking channel. So for today's vlog, ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng aming barangay. At ito ay ang Barangay Pilar. Nandito po tayo sa Barangay Pilar at sabay-sabay natin tuklasin kung ano ba yung mga cultures nila, tradisyon, histories ng barangay na to sa bawat purok na pupuntahan namin. So guys, arat na! So hi guys! Ang purok na pupuntahan ngayon is yung Purok Silverio at Purok Rami. Pinuntahan ay ang Hacienda Raming. Ang pangalang Hacienda Raming ay nagmula sa pagmamay-ari ng Hacienda ng si Romero alias Ramang Huxin. Ipinagdidiwang nila ang kapistahan tuwing 21 ng Marso ng kanilang patron na si Patron San Jose. At sa Hacienda ito, dito matatagpuan ang lumang bahay at ang iba naman na tinatawag nilang Kasol. Dahil napapalibutan ito ng mataas na pader na gawa sa pinagtangkas-tangkas na hollow blocks na may kataasang 13 to 15 feet. At sa aming nakalap na detalye o impormasyon, ayon sa mga naninirahan malapit dito, matagal na na walang mananinirahan sa bahay na ito, ilang dekada na ang nakalipas matapos na ito ay naabandon na. At ang tanging tagapag-alaga na lamang ng bahay ang naiwan dito. May ilan kaming napagtatanungan, ngunit hindi na sila nagbigay ng anumang detalye tungkol dito. Ito naman ang tinatawag nilang simboryum na makikita din sa Hacienda Raming na kalapit din sa lumang bahay. Ayon sa mga nakuha naming impormasyon, ang simboryum noon ay gilingan ng mga asukal na maskovado. Ngunit dahil sa tumigil ang gilingan, dito nila ginawa ang simboryum. At hindi rin magpapahuli ang Papis Pool, isa sa mga sikat na pool sa bayan ng Hinigaran na magtatagpuan din sa Hacienda Raming na pagmamay-ari ni Segovia. Ang Papis Pool ay isa sa dinadayo ng mga tao dahil sa mura at maganda. Ngunit, noong nakaraang taon, taong 2019 ay tuluyang nasara ang naturang pool. Ayon sa mga taong naninirahan malapit dito, noong unang panahon, ang dalawang pamilya ay nagpalitan ng lupa, ang pamilya Silverio at ang pamilya Huxon. At hanggang sa inupahan ng pamilyang Segovia ang lupa ni Huxon at pinatayuan ng Papis Pool. Ngunit, dumating ang araw na kinuha ng isa sa pamilyang Silverio ang kanilang totoong lupa sa pamilyang Huxon na siyang kanyang mana sa kanilang pamilya.
At matapos na magtagumpay at nakuha ang totoong lupa, ito ay nagpa siyang ipasara ang pool. Ang masayang pool noon ay nakasarado na ngayon. Ang sunod namang naming pinuntahan ay ang Purok Palasan. Ang Purok Palasan ay nagdidiwang ng fiesta tuwing Pebrero 8 na kanilang patron na si Patron Santa Escandelaria. Ang pamumuhay ng mga tao dito ay simple lamang. Ang pagsasaka at pangingisda ang kanilang hanap buhay. Dito sa sapang ito, ay dito sila kumukuha ng kanilang pagkain at pangkabuhayan. Ayon sa kanila, mahirap man ang buhay, ang importante ay masaya at kumpleto ang pamilya. At ito naman ang Purok Velia Angela. Nagdidiyong sila ng fiesta dito tuwing 22 ng Mayo na kanilang patron na si Patron Santa Rita de Acacia. Ang mga tao dito ay nagkakaisa, nagtutulungan, at kung anong mga aktibidad ang naroroon sa kanilang purok. At isa na din sa natutuunang pansin ng kanilang chapel na pinag-ambaga ng lahat para makapagpatayo nito. Kasama na ang mga homeowners with the Barangay Council of Barangay Pilar na siya ring tumulong dito. At ayon nga sa kanila, magkakaisa at magtutulungan tungo sa kaunlaran. Pinuntahan naman namin ay ang Purok Barrios. Ang Purok Barrios ay nagdidiwan ng kafiestahan tuwing 22 ng Mayo ng kanilang patron na si Patron San Jose. Batay sa aming natuklasan, ayon sa nakatira dito, ang tinatawag na Purok Barrios ay dahil sa dalawang pinagdugtong na pangalang Pamilya Barangeran at Pamilya Yulo na naging basihan na maging Purok Barrios ang tawag dito. At sa purok na ito, dito matatagpuan ang lumang bahay na tinatawag nilang Taku Balay na pagmamayari ng pamilyang Yolo. Ilang dekada na rin nakalipas na hindi tinitirhan ng bahay at ang tagapag-alaga na lamang ng bahay ang naiwan dito. Ayon sa kanya, namatay na ang mag-asawa at pati na rin ang mga anak nito kaya siya ang naiwang mag-alaga ng bahay. At ito naman ay ang Sitio Ubay, kung saan sila ay nagdidiwang ng piyesta tuwing Disyembre 2 sa kanilang patron na si Patron Immaculate Conception. Ang Sitio Ubay ay pagmamayari ng pamilya Yulo o Yulo Sisters. Dahil sa kalawakan ng lupa ng pamilyang Yulo, napagpasyahan nila na bigyan ng kanya-kanyang lupa ang bawat pamilya na nakatira dito. At ang kanyang lupa na kung saan taniman ng mga asukal ay siya ding naging kabuhayan ng mga tao dito. Naging pagsasaka ang naging hanap buhay ng mga tao upang matustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Simple man ang naging buhay nila, ngunit sila ay nagkakaisa para sa pangangailangan ng bawat isa. Sunod naman na aming pinuntahan ay ang Purok Ipil.
kung saan makikita rin ang Barangay San Juan. Ang kanin nyo? Inirong pa? January. Mga saan? January 12 ba lang? Thank you. At ang panghuli, ang Purok Sambag, kung saan matatagpuan naman ang mag-asawa nga Sambag. Ayon sa mga kwento-kwento, ang mag-asawang Sambag na ito ay nababalot ng hiwaga at misteryo. Maraming iba't ibang kwentong katatakutan at kababalaghan patungkol sa dalawang matatandang puno na ito, ngunit wala nang mga taong nabuhay ng ganoon katagal upang patunayan ang mga paniniwalang iyon. Sa halip, ay inalagaan at minahal na lamang ng mga tao ang ganda at tanda ng mga punong ito. Hindi ka mamangkot. Sino inyo nga patron doon sa sinong kustade? Ang kustade?
October. Pero duwan dito sa tada October, kag October 1, kag November, November 26. Saan o, di fiesta? Ito ang yung mga ah, ano na, muna yung patulit si Kam... Ano man? Sino ba di kang kang patulit? Kusita, no? Una? Kanta... Teresita. Ang pagiging parte ng lipunan ay masaya dahil ito'y pagkakaroon ng bagong pamilya. Ngunit marami itong kaakibat na obligasyon. Obligasyon na dapat matutuhan, dapat pahalagahan at dapat ingatan. Gawing isang inspirasyon at ikakapulutan ng aral. Dahil kung saan ka nagmula, ito ang iyong sandatahan na makilala ka kung saan ka man pumunta. Sa aming paglalakbay, marami kaming nakuhang detalye at impormasyon. Marami din kaming natutunan na aral. Aral na madadala namin sa aming pagtanda. Nakakagalak din na magtuklas at paunla rin pa ang kaalaman sa inyong pinagmulan, ang magtuklas ng anong pangyayari, ang pagtuklas ng iba't ibang detalye, detalye na kahit kanino man ito ay pagmamalaki. Ang pagkuha ng impormasyon hindi lamang napupuno o masasagot ang inyong mga katanungan, ngunit nakakapuno o nakakabusog sa utak na magkaroon ng maraming panibagong kaalaman. Bilang isang mag-aaral, paano nga ba kami makatulong sa aming lipunan? Kaya bilang isang mag-aaral at sa maabot ng aming kakayahan, ang maitutulong lamang namin sa aming lipunan ay ang pagkakaisa at pagkikilahok sa anumang programa ng aming barangay. Sumunod sa mga batas o alituntunin ay pinatutupad ng pinuno ng aming barangay at pahalagahan anumang yaman ng ating ligasiya na ito ay magiging magandang ehemplo rin sa ating mga kabataan at sa susunod pang henerasyon.